Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Gilas nakabuo ng solid na lineup na maglalaro sa paparating na Asian Games. Bilang panibagong head coach ni Coach Tim ng ating national team na Gilas Pilipinas, ay agad nga nitong sinimulan ang pagbabago sa Gilas Pilipinas. Meron na ngang naipasang lineup ang SBP nitong mga nakalipas na buwan. Pero hindi nga yan sapat at hindi yan trip ni Coach Tim Cohn, dahil meron itong mga players na gusto niyang ipasok sa lineup. At ang gusto ngang mangyari ni Coach Tim Cohn ay yung kabisado at alam niya kung papaano ang laro, dahil wala na nga daw silang panahon dahil ilang araw na lang ay magsisimula na ang Asian Games. Unang-una nga sa ipinasok ni Coach Tim ay ang kanyang Hinebra players na sila Scottie Thompson, Justin Brownlee at Japet Aguilar. Sa pagkaka-appoint pa lang bilang panibagong head coach ng Gilas, ay expected ko na ipapasok ni Coach Tim ang kanyang mga Hinebra players, dahil ito nga ang mga mas nakakaalam kung paano ang kanyang sistema. Pangungunahan nga ng Barangay Hinebra players ang Gilas practice para agad na maka-adapt yung mga hindi masyadong familiar sa sistema ni Coach Tim Cohn. Originally ay gusto ni Coach Tim itong si Jamie Malonzo na makapaglaro ngayong Asian Games. Pero dahil nga sa tinamaan ng injury si Jamie Malonzo last FIBA World Cup kontra South Sudan dahil sa napakasama nitong bagsak, ay hindi na nga siya ipipilit ni Coach Tim Cohn. Si Justin Brownlee naman ay magandang additional sa ating national team. Unselfish na player at talagang ini-involve ang kanyang mga teammates. At bagay na bagay talaga si Justin Brownlee sa Gilas, lalo na't si Coach Tim Cohn ang humahawak. Sumunod sa siguradong pasok ay ang SMB players na sila CJ Perez at Junmar Fajardo. Si Al Francis Chua nga ang panibagong team manager ng Gilas Pilipinas. At ang pinakaunang kinausap neto, syempre, yung SMC players. Si Junmar Fajardo nga daw ay nakauwi na ng Cebu. Pero noong kinausap ni Al Francis Chua ay agad nga daw itong umoo. At sa first team practice ng Gilas ay present nga si Junmar Fajardo. At ngayong Asian Games nga mga chong, ay expected ko na mas maipapakita ni Junmar Fajardo ang kanyang laro. Dahil unang-una ay si Coach Tim Cohn nga ang head coach. Mahilig ngang gumamit ng big man si Coach Tim Cohn. At the same time ay Asian Games nga lang yan. Last FIBA World Cup ay nakipagsabayan si Junmar Fajardo sa loob ng painted area. At magagamit niya nga ang kanyang naging experience ngayong Asian Games. Si CJ Perez naman ay always ready. Limitado lang ang nakuha nitong minuto last FIBA World Cup. At panigurado dito sa Asian Games babawi si CJ Perez. Isa pa sa magpapasolid ng Gilas lineup ay itong si Calvin Abueva. Spotted nga si Abueva sa team practice ng ating national team. At panigurado na napakalaki ng may kocontribute nito pagdating sa mga hassle play. Kailangan nga ng Gilas ang presensya nitong si Calvin Abueva, dahil sa angas nitong maglaro ay pupwede nitong mabuhay ang kanyang mga teammates. Ngayon naman na hindi makakapaglaro ang Japan B-League Boys, ay ibig sabihin nga lang niyan mga chong ay walang Dwight Ramos ngayong Asian Games. At ang nakikita nga ni Coach Tim na papalit dyan ay itong si Terence Romeo. Kailangan nga ni Coach Tim ng isang gunner ngayong Asian Games. Problema natin last FIBA World Cup ang kakulangan sa outside shooting. At pupwede nga yung mapunan nitong nagbabalik Gilas na si Terence Romeo. Bukod nga sa outside shooting, ay malaki ang may tutulong ni Romeo sa pagpapasilitate
ng opensa ni Coach Tim Cohn. Dahil malaki na nga rin ang in-improve ni Terrence Romeo pagdating sa paghahanap sa kanyang mga teammates. Isa pa sa B-League boys na hindi makakapaglaro ay itong si AJ Edu. Napakaganda pa naman ng ipinakitang performance nitong si AJ Edu last FIBA World Cup. Marami nga itong pinahirapan na big man na nakaharap nila dahil sa kanyang pagiging versatile player, kayang may pagsabayan sa loob ng painted area at meron ding outside shooting. At kita nga sa laro ni AJ Edu na wala itong takot na makipagsabayan. At yan nga ang pinaka-mamimiss ni Coach Tim ngayong Asian Games. At ang napupusuan nga ni Coach Tim na papalit kay AJ Edu ngayong Asian Games ay itong si Christian Stanhardinger. Napakasipag na player at kayang makipagbagaan sa loob ng painted area. At kinausap na nga siya ni Coach Tim patungkol sa pagiging comeback niya sa Gilas Pilipinas. At mukhang hindi na nga rin makakatanggi si Christian Stanhardinger dahil kinausap na rin siya ni Al Francis Chua at Boss RSA. Para sa akin ay kayang-kaya pa ni Christian Stanhardinger na sumabay ngayong Asian Games. At malaki nga ang may tutulong nito at kailangan na kailangan nga siya ni Coach Tim. Dahil kabisado nito kung paano tumatakbo ang kanyang sistema. Panghuli at ang pinakabagong Gilas player ay itong si Mikey Williams. Si Mikey Williams nga mga chong ang pinakagusto ni Coach Tim na maglaro ngayong Asian Games. Pagka-appoint na pagka-appoint pa lang ni Coach Tim bilang panibagong head coach ng ating national team ay binanggit nito na gusto niyang makuha si Mikey Williams ngayong Asian Games dahil ito nga daw ang game changer na kailangan niya dahil sa husay nitong maglaro. Mabilis at merong napakagandang outside shooting. Ang problema nga lang mga chong dito kay Mikey Williams ay sa TNT Tropang Giga nga ay hindi ito nagpa-practice. Ilang linggo na ngang nagsimula ang team practice ng TNT pero no show itong si Mikey Williams. At mukhang mahihirapan talaga si Coach Tim na mapapayag itong si Mikey Williams. At sa first practice nga ng Gilas ay no show itong si Mikey Williams. At mukhang hindi talaga interesado na i-represent ang ating bansang Pilipinas dahil alam nga natin itong si Mikey Williams ay no show money, ay no play. Kaya nga hirap na hirap ang TNT na kontrolin si Mikey Williams. Ang mga humabol nga sa team practice ng Gilas ay itong si Tautua, Perkins at Angelo Kwame.